Lumantad na ang mga pulis na isinuplong ng tatlong tulak ng droga na sumuko mismo kay PNP Director General Ronald Bato de la Rosa. Hindi pa sila pinapangalanan pero lumutang daw sila para patunayang hindi totoo ang mga paratang laban sa kanila. Nakatutok si Jiggy Manikad. Exclusivo! Matapos na makaharap ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa noong Biyernes ang tatlong drug pusher na lumapit sa GMA News para isuplong ang mga pulis na nagpapabenta umano sa kanila ng droga sa kanilang lugar sa Patnanungan Island sa Quezon. Kagad na ipinag-utos ni Bato sa Region 4A Director na kunin ang mga pulis na ito. Ngunit nang mapag-alamang sila na ang subject ng reklamo, kagad sumuko sa kanilang hepe ang apat na pulis para umano linisin ang kanilang pangalan. Mula Patnanungan, Quezon, kagad na dinalang apat na pulis sa Quezon Provincial Police Office sa Lucena. Dinisarman sila at sinailalim sa restriction sa loob lang ng kampo. Kanina humarap ang apat na pulis para itanggi ang mga paratang sa kanila. Hindi ko po matatanggap yan kasi sa kabila po ng ginagawa namin na laban sa drugs, sa kampanya ng ating bagong presidente at ng ating bagong halal na GPNP na Sir De La Rosa, ito ba po yung kapalit na sa aming lahat ng ginagawa? Na unang-una ay isa po ako sa galit na galit sa drugs. Dumepensa din ang hepe nila kaugnay ng mga aligasyon. Kasi itong mga tao ito have been our subject of police operation, anti-illegal drugs operation. So in fact, pareho lahat yan eh. Yung isa nasa number one na lambat sibat target namin, drug personality, number one siya. Nagkapag-serve na kami sa kanila ng mga search warrant. Then, again, nag-serve uli doon sa aming one time, big time sana, by this June. Nag-apply uli kami ng search warrant para sila ay once for ay man-neutralize. And right away, I ordered him to for these four individuals to be disarmed. Because the accusation, the allegations of those alleged surrendery very serious. And you know, things like this, we don't have to be relaxed because it needs really an immediate stiff action. Sa panayam ng GMA News sa mga sumukong pusher nitong nakaraang linggo, sinabi nilang ang mga nakukuhang droga sa mga raid ay nire-recycle ng grupo at muling binebenta. Ay bali po, yung po ay nakukuha din lang niya ay sa kanyang mga nahuli. Ngayong lumutang na sila, tila nabunutan na sila ng tinik lalo pat pinagbantaan naman silang papatay ng mga pulis kapag kumalas sa sindikato. Mawawala na rin yung takot namin na madali kami doon. Baka may ma-salvage ng pulis. Jiggy Manikad, Nakatutok, 24 Oras.